Watabil niya po pala nagbabalik. Ngayong araw na to mga idol, ang topic natin is about sa ating bagong product stand na binili sa Shopee. Yes, ito yan guys. Ito yan mga idol. Ito, nakita pa sa Shopee. At bago ko ito binili guys, tinanong ko muna kung compatible siya sa C1000. Which is okay naman. So ngayon, napilitan akong bilhin sa kanya mga idol. Magkano? Mga idol, mura lang. Kakahalaga lang siya ng 1.6 compared dun sa ibang mga 2.5. Okay din naman. So medyo, kung price wise ka, medyo budget, pwede ka na lumipat dito sa 1.6. So mamaya mga idol, papakita ko sa inyo kung paano siyang i-unbox. And then pagkatapos nun, susukatin natin dito sa ating Z1000 mamaya. So ito mga idol, pakita ko sa inyo. Ito ang ating Z1000 mga idol. Nung isang araw, bumili na rin ako ng spool bobbin. Ito yon. Ayan mga idol. So, ito kasing spool bobbin at saka yung sinasabi kong paddock stand, napaka-importante niya para sa maintenance ng ating motor. Ano-ano nga ba yung maintenance na yun? Siyempre, yun yung pagtingin natin ng gulong, kung meron sa gulong, kung meron bang mga, bago tayo bumiyahe, kung may meron ba siyang mga nakapasak, or may mga bato-bato ba niyang naiwan. Then after nyon, siyempre kung naka-side stand lang siya, hindi natin makikita kung ano yung nandito sa kabila. Not unless, tatayo natin siya uli, lilipat natin ng ibang pwesto. So, kung meron kang mga idol ng paddock stand, napakadali mo siyang mapapaikot. At the same time, pag maglalagay tayo ng ating, ayan, chain lube, mas madali kapag naka-paddock stand ka. Compare dito sa aking X-Max. Ayan, meron siyang center stand. So, madali na lang siya mga idol. Walang problema. Walang problema dito. So, ganito rin mangyayari mga idol sa ating Z1000 pagka nilagyan na natin ng paddock stand. So, mamaya mga idol, papakita ko sa inyo habang ina-unbox ko siya. Okay mga idol, ito na yung moment of truth natin. Bubuksan na natin itong ating bagong paddock stand. First time ko lang gagamit nito mga idol. Kasi sinabi sa akin ng mga kasamahan ko na nagbi-big bike din, napakaganda daw ng meron ka nito. Dahil, syempre, yung mga maintenance natin pang-araw-araw bago bumiyahe, magagawa mo rito once may paddock stand ka. Compare sa normal na naka side stand ka lang. Medyo maganda yung pagkaka-wrap niya mga idol kasi naka bubble wrap pa siya, so secure na secure yung laman ng loob. So sobrang secure, ang hirap tanggalin. Ayan mga idol, lapit na yung lapit na ang moment of truth.
sa mga idol. Rear stand. Galing kay Mr. Melvin Mendoza. 32mm 1.4 steel tube with gussets. Tingnan natin ang laman ng loob, mga idol. Okay. So, jaran. Ayan, mga yan ang laman ng loob, mga idol. Okay naman, mukhang matigas siya. Makapal din, tingnan niya mga idol. Hindi makapal din siya. Black ang pinili ko, mga idol, kasi kakulay ng ating Z1000 black din. So ewan ko lang kung may tool siyang sa kasama rito para mapihit natin. So ito yung gulong. Left side. Mukhang matibay siya, mga idol, napakabigat. Kung ayaw nyo nitong nakahook na to, ito yung purpose siya, dual purpose siya, mga idol. Kung ayaw nyo nakahook, pwede rin ito, pinakapatong lang. Pero mas adjusted ko itong hook, mas safe compared dito. So ito yung hawakan, handlebar. Ayan mga idol, handlebar. Mabigat. Mabigat siya. Ang matibay. Tsaka mukhang tatagal ito, mga idol. Ano siya? Meron pa siya nakalagay na Do not start the motorcycle on side stand. Do not sit on the motorcycle when it's lifted by stand. So, huwag nyo daw papaanda rin mga idol kapag ka kadaktin ka, huwag mo papaanda rin ng motor mo. Tsaka huwag mo rin uupuan pag nakapadak stand. Kailangan yung motor lang talaga. So, may kasama ito yun. Dalawang piraso. Tsaka dalawang piraso rin na may hook. Yan siya mga idol. So, wala siyang kasamang tools. Kaya mamaya mga idol, papakita ko naman sa inyo pag-assemble natin. Yeah, mukhang matibay naman. Matibay siya. May kasama siyang para malaman mo kung nakapantay yung paddock stand o hindi. Hindi ka naman sa banda na nalagay ito eh. So, bali ang mangyayari sa kanya, bigyan ko lang kayo ng sneak preview. So, ito. Ayan mga idol. Sneak preview, kung ano kalalabasan niya. Ganyan siya. And then, ito. Ganyan siya mga idol. So, ito, mamaya. Ilalagay natin siya dito. So, sa tingin ko, ayos to kasi makapal siya eh. Makapal yung barrel niya, yung idol. Tandaan nyo mga idol, wala siyang kasamang tools, kaya kailangan nag-provide kayo ng tools para sa kanya. So, dapat yung
washer niya nandito. And then yung susunod na washer niya mga idol, nandito sa kabila. So ito mga idol, ito ang gagamitin natin. Kasi piling ko mas safe to eh. Iwas bagsak. Yan, adjustable naman siya. So nasa sa iyo kung yan, saan yung adjustment. Ikaw masusunod. Ayan na mga idol, tapos na ang ating paddock stand, ihigpitan na lang natin mga